Ng sikat na trainer at Hall of Famer coach na si Freddie Roach na ito na ang panahon para mag-retiro ang kanyang best boxer student o best boxing student na si Manny Pacquiao. Ayon kay Roach, nangangamba siya at natatakot na baka ito na nga ang huling laban ni Pacquiao matapos na lumasap ng pagkatalo sa Cuban champion na si Yordanes Ugas nitong nakalipas na linggo. Sinabi ni Roach, napatagal na ring panahon na kasama niya si Pacquiao at sa naging performance nito nitong nakalipas na linggo, hindi ito kumbinsido o katulad ng huling laban kay Keith Thurman noong taong 2019, paliwanag pa ni Freddie Roach bilang best fighter. Masaklap sabihin na magretiro na si Pacquiao. Ayaw nitong makita na mangyayari ito. Pero ang panahon talaga ang makakapagsabi. Sa huli, anya ang fighting senator pa rin ang magdedesisyon. Samantala, ang kababata naman ni Pacquiao, ang isa rin sa malapit na trainer na si Boboy Fernandez, pwede parang lumaban ang 8th Division World Champion at babawi raw ito. Samantala, ngayong araw ay magpapa-check up po sa kanang mata si Pacquiao habang doon po na siya ngayon sa Los Angeles, California. Habang yung kaliwang mata po ni Pacman ay nangailangan ngayon ng 5 tahi matapos tamaan ng mga jobs nito nga si Yordanes Ugas. Samantala, mga kabombo ka Star Nation, ano, balik tayo sa issue naman. Dito po naman kay pagkatalo nito nga si Senator Manny Pacquiao. Sabi nga rito, mag-move on na tayo. At siguro yung next episode nito, ano mga plano si Sir Manny Pacquiao? Marami na nawagan si iba't ibang dako ng mundo. Mag-retire na raw si Sir Manny Pacquiao. At posible raw dito may usapan na baka tumakbo rin daw ito, ano, sa mas mataas na posisyon kung magretiro na, doon po naman sa pagka-presidente, doon po naman sa 2022 presidential elections. Samantala, kung ganyan, makakasama tayo isa po sa eksperto at siya namang umaantabay sa mga kaganapan sa ating bansa. Siya po ang faculty ng Ateneo School of Government, Executive Director po ng Local Government Development Foundation, si Professor Edmond Tayao, kasama mo si Bombo Elmar, si Bombo Jane. Live ka ngayon sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide. Magandang umaga sa iyo, Professor Tayao. Magandang umaga sa inyo, Elmar, Jane, at sa ating mga tagapakinig. Alright, ano? Matapos itong pagkatalo ni Senator Manny Pacquiao kay Cuban champion Yordanes Ugas, sa palagay nyo rin ba, posible kayang makapekto ito if ever ano, may plano siyang tumakbo sa higher office? Like for example, sa sinasabi ko kanina, pagka-presidente sa 2022 elections, Professor Tayao. Alam mo, Elmar, sa totoo lang, ano, bago pa yung laban, nabanggit ko na yan ilang beses sa mga interview na medyo kasi naging maganda yung unang salvo ng kumbaga yung kanyang parating sa publiko na may plano siya, no, whatever his plans are for 2022. Medyo sablay eh, no? Kasi tingnan mo ha, everyone knows that he's the quote unquote pambansang kamao, and everyone knows his life story, no, from rags to riches. And alam naman natin na sa politika meron nga tayong tinatawag no na narrative, no, so meron siya nung narrative, and yung narrative ibig sabihin may kinalaman sa background mo, kinalaman sa buhay mo. Pero yung unang salvo ni Senator Manny, no, para magbigay ka, kumbaga parang some sort of informing the public of his impending plans for 2022. Ang unang isyong pinili, West Philippine Sea. So, lalim. Oo, ang sa akin, importanteng issue yun, fine, and of course he can argue that as a Filipino he is also entitled, no, to argue for our sovereign rights doon sa area, but ang point natin is medyo malayo yata sa kanyang background, and pangalawa eh, lalo na pandemya ngayon, Elmar, Jane, no, so ang malapit na issue sa mga tao talaga ay yung malapit sa sikmura, which should have been really part of his wheelhouse, so to speak. Kumbaga parte ng kung ano yung alam na niya yung issue na yon kung paano, no, kasi galing nga siya sa hirap eh. So in other words, dapat yun yung naging diskarte, kaso hindi. No, tapos yung pangalawang issue niya yung corruption. Binabanatan niya ang administrasyon, but from the very start, Elmar, he's been identified to be very
supportive, if not part of the administration itself. No? So, anong walang kwan eh? Walang paano ba? Bigla-bigla lang nagbumitaw do sa narrative na parte siya ng administrasyon o supporter siya ng Pangulo. So, hindi consistent. In other words, if he won the bout against Ugas, that could have somehow allowed him to revive, no? Or kasi parang ano yan? Parang additional factor yan sa kanyang effort, no? To revive yung public sa support sa kanya. Eh, kaso natalo. No, pero sa akin, kahit na manalo siya, that would just be in addition. So parang dagdag na lang sana yun. But it doesn't mean that if he won the bout, eh mananalo na siya. Kasi nga, yun nga, medyo hindi naging maganda yung unang unang parte ng kanyang pagpaparamdam sa publiko. Ganito po, Professor, ano itong big time boxing loss nitong si Sir Manny Pacquiao, no? Syempre presidente rin siya ng faction ng PDP Laban, ano. Would this also some sort of may domino effect dilan sa baka mabawasan yung magnet sa kanya, no, from other political leaders or supporters, parang dataw sa English na mag-gravitate towards sa kanya. May kasabihan nga tayo, we love a winner, parang we identify doon sa panalo. So Professor Tayaw, yung tiyasabi nga dito na mga domino effect sa kanya. Katulad nga ng sinabi ko, no, kung nanalo siya, eh siguro kahit paano marerevive yung simpatya ng tao sa kanya. Pero hindi nga ganun ang nangyari. Pero katulad nga nung kaya nga sinimulan ko dun sa pag-explain ko paano yung naging diskarte ng pagpaparamdam niya sa publiko na medyo hindi naging hindi talaga successful, medyo alangan eh, no? So lalo na ngayon na natalo, so all the ingredients are there, so to speak, no, for somehow suggesting na medyo mahihirapan siya talaga kung may plano siyang tumakbo for higher office next elections. Okay. Ang aking partner, Bambu Jane, your question to Professor Tayaw. Go ahead, Bambu Jane. Good morning, Professor. Just a follow-up lang po sa tanong ni Bombo Elmar. Posible kaya na ang kanyang pagkatalo sa laban kay Ugas ang dahilan kaya sinabi niya na bigyan muna siya ng isang buwan bago magdesisyon? Para bang naibsan yung excitement, naapektuhan yung immediate political plans niya, Professor? Pwede nating sabihin yun, Jane. Pwede din nating sabihin na it's another attempt to get into the sympathy of people. Kasi alam mo, maawain ang Pino eh. No? So, pwedeng appeal to emotion yan, no? Na kumbaga bigyan siya ng pagkakataon na mag-isip. Pero katulad nga ng sinasabi ko, yung mga naunang pagkakataon medyo hindi successful kasi alam mo yung parang scripted, actually hindi parang scripted talaga, halatang halata mo scripted kasi pag tinanong siya parang nawawala siya sa wisyo eh. So if you're going to ask me as a voter, no, and of course I regularly vote, I will hesitate, no, in considering someone who cannot make adequate decisions on critical issues. Kasi na-experience natin yan. Lahat ng presidente natin nagkaroon ng mga adviser. Take note of that. Now, the question is, kahit pa gaano karami yung adviser mo at kahit pa libo-libo yung advice na natatanggap mo, eh, you have to choose which advice is worth considering as your decision. Ikaw din magde-decision eh. In other words, so kung medyo kulang yung competence mo, eh paano na? Eh di ba nga every administration we tend to ask, siya pa ba ang in charge? No? Eh baka sa kanya mangyari day one pa lang tatanungin na natin sinong in charge. Oh. Okay, Bombo Jane. And sa edad ngayon ni Senador Pacquiao, Professor, no, 42 years old, bata pa kung tutusin sa politika. Sa palagay niyo ba, dapat bang ituloy niya kung meron mang plano na tumakbo sa pagka-presidente o hindi muna? Maganda yun. Oh, no, in fact, I was going to say that. He, you know, the time is
hide. If I were Speaker Manny, I will reconsider whatever plans for a higher office I have, because this time around, kung talagang seryoso yung plano niya pag-retiro, he can now concentrate on his political life, on his political career. And therefore, be able to show the public na, uy, senador ako at talagang magaling akong leader at ito ang track record ko. Medyo dun sa kulang eh, sa track record sa political career niya. And then, eventually, magkakaroon pagkakataon sa kanya to run for higher office. Pangalawa, alam mo itong darating election talagang parang hindi para sa kanya, kasi yun na nga, masyadong mabigat ang magiging parte ng gobyerno natin. Kasi nga, nasa pandemya tayo, and I need not tell you kung ano yung mga issues, no? Alam na ng mga tagapakinig natin na we need to recover, we need to ensure the health of and safety of everyone and so forth, no? So, you know, whoever gets to Malacañang, you know, and takes the place of President Duterte has to hit the ground running, no? Okay. And not literally. So we need someone who's really inspires confidence sa atin, na talagang makakapag someone who can really lead the Filipino people. Professor, tayo, may ilang nasa inner circle ni Pacquiao nagsabi sa amin. Pagdating sa Pilipinas ni Pacman ito, mimitingin yung mga kalyado, political supporters. Now, may isa pang issue rito, para nag-create siya ng isang kaaway dito sa katauhan itong si Chavit Singson, ano, mayor dyan sa Narvacan, sa issue ng tabako. Ano? Would this mag-impact din doon sa mga supporters ni Pacquiao, o maka-apekto rin doon sa pagkalapan ng mga sabi nga rito, epekto doon sa kanyang kung nilalayon man na magmatas na posisyon, Professor Tayaw? Senator Manny can stand on his own with the kind of political system that we have, mm-hmm. with whatever, no, if we can even call it a system, kasi sa atin basta popular ka, pangalan ka at may pera ka, that is the quant formula. So para sa akin, it's not much of to yung support regardless whoever we're talking about, no? But as I was saying, critical yung mga kwan, yung discarding niya una, no, sa pagpapakita niya na meron siyang nagpapakilala siya na isa siya sa mga contender, but that did not resonate well to the public. All right, on that note, masaya ito dahil